Chicken Bihun Soup. Chicken Bihun Soup. Hello, good morning po. Welcome po muli dito sa TNT Kitchen. At ngayon po ay magluluto tayo ng Chicken Bihun Soup. At narito po ang ating mga sangkap. Ating pong chicken, bawang, sibuyas, luya, then magic sarap. Siyempre po ang ating bihon, carrots, beans, bell pepper. Lalagyan din po natin ng parsley, cabbage, ang ating pong oyster sauce, ang ating pong black pepper. Then mamaya po pang toppings natin yung aking sariling gawang chili garlic sauce. At ngayon po ay nakahanda na po ang ating kaserola at magsisimula na po tayong magluto ng ating chicken bihun soup. Okay po, lalagyan na po natin ng cooking oil ang ating kaserola. Hintayin lang po muna nating mainitan yung ating oil, then magigisa na po tayo ng bawang, sibuyas, luya, then yung pong manok. Pwede na po tayo magisa ng ating bawang, sibuyas, luya. Muna po natin ang sibuyas. Next po natin ang luya, then ito pong ating bawang. Pagsabay na po natin. Luto lang po muna natin mabuti yung ating bawang, sibuyas, luya. Bago po natin isang kutsa yung manok. Then, next po natin yung ating manok. Yung ating chicken. Ito. Then, haluin lang po muna natin. Pwede ko na rin po lagyan ng ating ibang spices. Ating pong paminta. Ating pong oyster sauce. Lagyan din po natin ng onting soy sauce para po medyo dark yung ating ano sabaw mamaya. Ayan. Ito pong ating magic sarap. Then, i-mix lang po natin. Haluin. Then, isang kutsa po natin mabuti ang ating bawang ay ang ating manok. Then, takpan po muna natin at babalikan po natin mamaya kapag puluto na. Ito po, after 15 minutes po, titingnan po natin ang ating ginigisang manok para po sa ating chicken bihun soup. Ito po. O pwede na po ito. Pwede na po natin lagyan ng ating gulay. Saka po ng bihon. Tutuloy-tuloy na po natin yung ating pagluluto. Lalagyan na po natin ang ating gulay. Masama na po natin. Ito po muna ang carrots, beans, at saka po yung bell pepper ang aking inilagay. Sa
ang kutsaring po muna natin. Ilalagay ko na rin po yung ating bihon. Ito po ay ano, binasa ko po ah. Itong bihon na to ay binasa. Pero meron na po ako naka-prepare na pinakuluan na po na pangsabaw po natin. Haluin lang po muna natin. Then pamaya-maya po lalagyan na po natin ng sabaw. Lalagyan ko po muna ng onting sabaw. Mainit na po ito ah. Pinakuluan ko na po ito sa electric kettle para hindi po umatras yung kulo. Pagluto na po yung bihon, kapag po nakuluan na, lalagyan na po natin ng ating cabbage. Takpan po muna natin at hintayin po natin maluto ang bihon. Ito po, tingnan po muli natin. Ayan, okay na po yung texture ng ano natin, ng bihon. Ilagay ko na po muna itong gulay bago po natin lagyan ng sabaw. Para magkaroon din po ng lasa itong ano, repolyo. Para kahit paano po madikitan ng alat. Parang pansit po ano. Lagyan na po natin ito para lumasa din. Maya-maya po ilalagay na po natin ng maraming sabaw. Pupunuin na po natin ito ng pangsabaw. Takpan po muna natin. Lalagyan ko rin po ng sesame oil. Mabango po ito eh. Masarap po sa pagkain. Ito po, lalagyan na po natin ng sabaw ang ating chicken bihon soup. Kung kulang pa po yata yung tubig natin, dadagdagan pa po natin. Magpapakulo pa po ako ng onti. Ayan po. Hayaan lang po muna natin kumulo. Hello po. Ito po, dadagdagan po uli natin yung ating chicken bihon soup. Then, pakukulan lang po natin ito. Titikman po natin ngayon. Haluin. And then, titikman po natin kung ano po yung lasa. Then, po pwede na po ang ating chicken bihon soup. Pwede na po. Luto na po ang ating chicken bihon soup. Ito na po. Magsasandok po ako sa isang bowl. At ito na po ang ating chicken bihon soup. Successfully done naman po. Salamat po sa Diyos. Welcome pong muli dito sa TNT Kitchen sa muling pagkikita-kita po. God bless us all po. Bon appetit.